kayo, guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako. It's 2022. So, ayan, nandito po tayo ngayon. First day of work natin this 2022. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Energy FM. At hindi naman lingid sa kaalaman nyo na iba na po ang aking time slot. So ngayon, ang vlog na gagawin po natin ay magkikwento lang ako kung paano ba ako naging DJ. So ayan, kwentuhan lang po tayo ngayon. Kaya sit down video lang to. So marami din kasi nagtatanong at saka marami na nag-comment na gawa daw ako ng video kung paano ako nagsimula as a DJ. Ano ba yung mga, saan ba ako nang galing? Gusto ko ba talaga to? Pangarap ko ba talaga to? Ganun. So, umpisahan natin. Bata pa lang ako, ang gusto ko talagang mangyari sa buhay ko, maging trabaho ko ay newscaster. Pangalawa, DJ. Kasi bata pa lang ako, nakikinig na talaga ako ng radyo. And meron akong isang estasyon na laging pinapakinggan. At saka, mahilig akong tumawag, yung manloko-loko, ganyan. So, alam ko na balang araw, isa to sa mga choices na pwede kong gawin sa buhay ko. So, ayun na nga, dinag-aral ako, kasi breadwinner ako, tapos working student ako, com arts yung course ko, kasi doon naman talaga yung linya ko. Graduating pa lang ako noon, meron akong friend, si Kuya Troy Pocholo Gonzalez, kasamahan ko rin siya sa dubbing industry. Sabi niya, ano, Kara, Clarice pala yung pangalan ko kasi dati. Sa Kara ko lang sa radyo ko lang pangalan yung Kara, tsaka nung bata ako. So, Clarice, sabi niya, ano, naghahanap ng DJ yung ano, IFM, mag-audition ka, ganyan-ganyan. Gusto mo ba? Sabi ko, gusto ko naman, pero not now, kasi may thesis akong ginagawa. At saka parang, ang hirap kasi na nagtatrabaho ka, tapos nag-aaral ka, hindi ako makatapos-tapos sa pag-aaral dahil lagi naging hadlang yung trabaho ko. Eh, parang last chance ko na yun, nung time na yun sa college. Sabi ko, kuya, pagka-graduate ko na lang. So, tapos noon, lagi niya akong ina-update, nagtumatawag daw si IFM, ganyan-ganyan. Sabi ko, kuya, tatapusin ko muna talaga. So, siguro mga ilang months lang naman, hanggang sa natapos ako ng pag-aaral, ayun na, after ko mag-aral, sabi niya, ano, gusto mo pa ba? Parang meron akong video na napanood ng IFM noong time na yon. Yung video na yon ay yung nanalo ako. Kasi sa school, merong competition na VJ Hunt Search na Charmy. Noong una, ayoko pa sumali kasi mahihain talaga ako. Etong best friend ko si Almira, sabi niya, sali ka na, sige na, kakapush na sa akin. So, sumali ako. So, sa school namin, ako yung nanalo. Tapos, pag nanalo ka sa school nyo, magko-compete ka sa iba't ibang school. So, nakalaban ko yung PUP, FEU, at marami pang ibang schools. Na yung mga nakalaban ko doon sa iba't ibang school, sa inter-school competition, ay mga DJs na rin ngayon. Kung napapangalan ko sino-sino sila. So, ayun, nakalaban ko rin sila. And then, pinalag po tayo, nanalo ako sa inter-school competition. Tapos, ayun, nabigyan ako ng DJ stint sa MOR, dati pang Tambayan 101.9. So, nakasama ko dun si Papi Charles. Dun ako unang umere. And then, after nun, ilang buwan din yon. So, after nun, ayun na, dun ako nalipat sa IFM na regular employee na talaga. Kinuha na nila ako. Nakwento ko na rin to sa mga iba kong live and sa podcast. Pero ulitin ko na lang sa mga hindi pa nakakaalam, ang gusto talaga mag-audition ng time na yon sa IFM ay si Almira. Madala siyang kumpleto siya na requirements. Ako wala. Kasi parang sabi ko din kay Kuya Choi noon, parang hindi ko kaya maging ganyan. Kasi noon, pag sinabi mong radyo, kailangan madaldal, yung witty ka talaga, hindi ka mahihiyain. Eh ako, hindi naman ako ganun dati. So, kakapush ng mga tao sa paligid ko, ayan na. So, sinamahan ko rin si Almira. Parang mas more of siya yung gusto kong maipasok noon. Nag-audition kami dalawa. Tapos, ang nakakaloka, kung siya yung may mga kompletong requirements, ako wala. Sumama lang ako. Ako yung nakuha. So, I feel sad for Almira, pero sabi ko na lang sa kanya, may mga better plans for you kasi magaling kang scriptwriter and everything. So, baka sa ibang ano ka, sa ibang field, ganyan. So, ayun na nga. So, doon ako nag-start. Ilang years din ako doon. Payat pa ako noon. Mabagal ako magsalita. Kaya pangalan ko noon, Kara Lambingera. And then, after ilang years, nakatanggap ako ng tawag from YesFM. Nung nawala si Chico, sa kanila ay ano daw, kailangan nila ng kapalit. So, gusto ko daw ba? Tinawagan ako. Sabi ko, ha? Natatakot ako. Hindi ko kaya. Lagi akong ganun eh. Lagi akong takot. So, parang ginawa ko, sinama ko noon yung isa kong kasama na DJ sa IFM, si Megan. Sabi ko, dalawa kami ni Megan. Ganyan. So, nahata kami dalawa na hanggang sa nag-transfer na kami. And then, nung nag-YesFM ako, kinuha naman ako doon ng Love Radio. Tapos, ayun na. So, nagkaroon ako ng tandem sa Love Radio, which is si Lloyd Cadena nga. Naging okay yung show namin kasi lagi siyang trending sa social media. Ayun, yun yung time na umalis si Papa Jackson dun sa Love Radio. Kami yung pumalit sa gabi. Tapos nung nawala naman si Lloyd, ayun,
nagkaroon ng iba-iba ng programming. Naging mag-isa ako, tapos nagkaroon din ako ng tandem kay Malaya. Hanggang sa ang dami ng mga changes. So, ayun yung mga nangyari ng time na yun. And then after that, eto na nga, dito na ako sa Energy FM. Dito na ako napunta. So, ayun, yun lang, dyan lang naman nag-start ang aking career sa pagraradyo. And ang tagal-tagal ko na rin nagraradyo. Hindi naman ako magaling sa years or bilangan, pero parang isang dekada na ba? Ganyan. So, ayun, ito talaga yung gusto kong gawin. Kaya masaya din akong i-share sa inyo yung kwento ko. Pero syempre, sa bawat kwento, laging may masaya at laging may malungkot, diba? Meron din akong mga pinagdaanan na in the past, lalo na ito hindi ko makakalimutan tong mga taon na to. Kasi sobrang roller coaster ride and may mga hindi magandang pangyayari. 2016 yung number one, kasi noong 2016, yun yung taon na talagang down na down ako. Kasi yun yung kakalipat ko lang sa Love Radio and then tinandem ako ni Papa Jackson. Yun yung time na nababash ako, nakocompare ako. Siyempre, Papa Jack yun, di ba? Ano ba laban natin dun? So, siyempre, hindi maiwasang maikumpara kasi ang layo ng agwat niya eh. Sino lang ba ako? Karakarinyosa lang ako na siya, Papa Jack, yung time na yun. Parang feeling ko shadow lang ako ng time na yun. Pero sabi ko sa sarili ko, ipuprove ko rin yung sarili ko. Pero, antagal din bago ko napatunayan yung sarili ko na mapansin. Hindi siya talaga agad-agad. Sobrang kupad, sobrang bagal, sobrang parang langgam. Pero, hindi ako tumitigil. So, ayun, may mga nagsasabi pa sa akin noon na hindi ka naman magaling eh, ganyan-ganyan. Basta ang dami ko mga hate comments or naririnig sa paligid ko. At saka alam ko naman na hindi naman talaga ako yung tipo dati na yung talagang level ng Likuliala, Christopher, Papa Jack, di ako ganun. So, hindi ako naiinggit, never kong naisip yon at never kong naramdaman yon kasi hindi ako ganun tao. Basta in-enjoy ko lang yung work ko, ganun. Kung ano lang yung strength ko, binibigay ko, naging masipag naman ako. Ang nayo pa nagsasabi na hindi ka naman mapapansin kundi dahil kay Pajak, ganyan. So, ayun. And then, hanggang sa nung nawala naman siya, parang nagkaroon ako ng chance na i-prove yung sarili ko. Ayun, with the help of Lloyd. Actually, ako yung nagsabi sa kanya na help mo ako kasi hindi ko talaga to kaya mag-isa. Hindi ako magpapaka-ipokrita, hindi ko siya mapapantayan, hindi ko rin siya mauumusan, and whatever. At kahit, basta ganun. So, tinulungan niya ako, sabi niya, sige, natutulungan kita, kaya kami naging tandem. And then, ayun, naging masaya kami, kaya lang, syempre, natapos din, may mga bagay talaga natatapos. Yun na yung time na nag-YouTube na rin ako, nag-social media na rin ako, ganyan. And then, after that, hanggang sa 2018 ba yun? Yun naman yung another year na talagang depressed, talagang ako naman. Video na ako nagawa nun. Alam nyo naman siguro yon yung nawalan ako ng trabaho. Ayun yung nagkaroon ng problema sa maraming bagay. Hindi ko na iaano kasi di naman ako bitter na eh. So, gusto ko na siyang kalimutan na lang. Okay na yon. Kumbaga, lahat ng mga nangyayaring pangit, lagi may kapalit na maganda. Yun yung na-realize ko ngayon. So, okay na yon. So, ayun na nga yung nangyari hanggang sa sobrang lungkot ko nun kasi talaga yung likod ko, diba? Sobrang nagkakasakit ako, nagkakabutil-butil ako and everything. Pero, happy naman ako na nalagpasan ko yon and may better na dumating, which is yung pagpunta ko naman dito sa Energy FM. At sobrang naging masaya naman ako. So, bago ako mapunta sa Energy, kasi nung time na yun, akala ko hindi na ako makakabalik sa radyo. Ang wish ko lang na isa, kaisa-isa, sabi ko, bago ako mawala sa radyo, kahit isang award man lang makuha ko. Which is naiisip ko, imposible yata. Kasi, hello, may mga big stars sa radio nung time na yun. Parang imposible. So, di ko na-expect. Sabi ko, kung hindi para sa akin, edi hindi na lang, ganyan. Pero, masaya na ako na nahahanay ako sa mga nomination. Yung mapahanay ka doon na makakalaban mo sila. Okay na ako doon eh. Parang ibig sabihin napapansin kahit paano, kahit di manalo. So, okay na ako doon. So, hanggang sa napunta na nga ako sa Energy FM, dito natupad yung mga pangarap ko na yon. Yung magkaroon ng award, mahalin ng tao bilang ako na hindi nako-compare, na hindi nagiging shadow sa kahit kanino. Hanggang sa pagdating ko dito, kahit naman paano, nagkaroon tayo ng mga awards, nagkaroon ng carjack, nagkaroon ng mga fans. And marami pang iba na magagandang nangyari. So, masaya ako na ngayon ko palang na-experience yung pagkakaroon ng mga awards. Alam ko na marami pa rin mas magaling sa akin. Pero siguro ito yung nagkataon lang siguro na ito yung time ko eh. Kanya-kanya tayo na nagkakaroon tayo ng tamang timing sa buhay, diba? Na mabibigyan din tayo ng pansin. So, mga iba pa rin bitter.
hindi ako sure kung 2018 yun o 2019 na, kasi mahina talaga ako sa mga taon eh, sa mga memories, sa mga alaala. Meron ding mga tao sa, hindi ko masabi, in his past, Papa Jackson, na nagsabi sa akin na, eh kaya ka lang naman nanalo kasi pinopromote ka. Yung mga ganun. So, ang sakit nun. Kumbaga parang, siguro naman may sariling isip at desisyon ng mga tao kung sino ang gusto nila at kung sino yung maa-appreciate nila at mamahalin nila. Pero, dinibdib ko na lang yun kahit medyo depressing na naman siya. Pero sabi ko, ganun talaga eh. Wala talagang, minsan talaga may mga taong ganun na hindi matutuwa sa pag-angat mo. Until now, may mga tao pa rin naman ganun. Siguro share ko lang dahil ang tagal ko na hindi nagbabasa ng mga comments. Dahil nga, nag-promise ako sa sarili ko na emotional kasi ako na hindi na ako papatol. Pero siguro na-move lang ako last night nung may nakita akong comment. Ito siya, pakita ko. Galing kay Odette. Na parang nasaktan lang ako kasi until now, ikinocompare pa din ako. Until now, shadow pa rin ako. Masakit din yon for me. Alam mo, yung feeling na sabihan ka na ilang bigas pa yung kakainin mo. I know na hindi ko naman talaga malalagpasan o matutumbasan yung mga narating ni Papa Jackson. Kasi Papa Jack yun eh. At ako si Kara. At magkaibang tao po kami. Hindi pwedeng marating ko kung anong narating niya dahil magkaiba kami ng path. Kahit nasa iisang mundo kami, iba lagi ang karerang mapupuntahan ninyong dalawa. At everyone is unique. Diba? Kung hindi ko man naabot yung kasindami ng awards niya or hindi ko man naabot yung rurok ng tagumpay niya, naiyak ko. Rurok ng tagumpay niya noon. I think naabot ko yun ngayon. Hindi dahil sa pagkuha ng awards, kundi dahil naabot ko yun dahil andyan kayo. Kayo talaga yung bumuo sa career ko. Kayo yung naniwala, kayo yung naglukluk sa akin, kayo yung bumoto sa akin. Yung mga ganun ba? So, enough na sa akin yun. Para sa akin, isang malaking tagumpay na yun kapag na-appreciate ka, minahal ka ng mga tao at lagi silang nandyan para sa'yo, yung pagmamahal nyo. Feeling ko napakalaking tagumpay na sa akin nun. Kasi hindi mo papalitan yun eh. Yung award kapag tapos na eh. Di-display mo na yung award mo dyan, okay na yun eh. Pero yung tao, diba? Sometimes people come and go, pero kayo, yung hanggang ngayon andito kayo sa akin, masaya ako dun. So, isa ring natutunan ko yung taong nasa paligid mo, hindi lahat totoo. Yan, isang lesson din yan. Kaya medyo aloof na ako sa mga tao ngayon. Dati kasi parang, hello, hi, lahat, kakaibiganin ko. Pero, minsan marirealize mo, hindi lahat ng tao nakangiti sa'yo ay totoo. Diba? Hindi na lahat ng fans ay pangmatagalan, may mga ibang panandalian lang. But thankful ako sa mga naging panandalian na naniwala pa rin sa akin. Thank you so much. So ayun lang. Share ko lang na medyo na-hurt lang ako. But life must go on and this 2022. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo. Baka may mga life lessons kayo about career and everything na matutunan and malaman din sa history ko kung ba't ako naging DJ. Kasi di mo rin masasabi, hindi naman ako forever na DJ, di ba? Hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari sa'yo sa mga susunod. Pero thankful ako sa inyong lahat and thankful ako na andyan kayo lagi. Yun lang. So, yan ang aking history ng pagiging DJ. Diyan ako nag-start. And kung may pangarap din kayo maging DJ, i-pursue nyo yan. Huwag kayong tumigil. Kung wala mang naniniwala sa inyo o may nagda-down man sa inyo, lagi nyong isipin na kapag dinadown ka, lagi may maganda nangyayari. Kaya nga sabi ko, dinadown na naman ako ngayon. Every time dinadown ako, lagi may blessing na kapalit na dumarating. So, di na bago sa akin to. Minsan lang tao tayo, may emosyon or hurt pa din tayo. Pero gusto ko pa rin maka-inspire sa inyo na huwag kayong tumigil sa pag-achieve ng mga pangarap ninyo. Diba? Ganon. Importante yun, yung malakas yung loob mo. At kung masaktan ka man, bangon lang ulit. Ganon lang. So, ayun lang. Thank you so much. Papasok na ang partner kong si Sheena. Baka magsasalita na kami. Abangan nyo kami. Thank you so much. Siyempre, saan pa ba? Kundi sa 106.7 Energy FM. And don't forget to follow me on Kumu. I-download mo na ang Kumu. Siyempre, lagi din akong live dyan. Kung mabibitin ka sa pakikinig mo ng radyo, follow mo ko sa Kumu. Lagi akong live dyan. At Gandang Kara Official. Like this video, share, and subscribe. Paalam na. Bye!